Okay guys, what is up? Welcome sa ating Japan vlog at nandito tayo ngayon sa day 1 as we arrive in Narita Airport dito sa Tokyo. Yeah, naka-check-in na kami sa aming Airbnb and then aming first stop is Tokyo Station para i-claim yung aming mga JR passes na binili sa JR website. Dumiretso tayo ngayon sa Tokyo Sky Tree, one of the highest points here in Tokyo na kung saan pwede mong makita ang buong Tokyo dahil 350 meters high ito. Yes, nakakalula po siya. At ngayon, ina-experience natin tumawid sa famous Shibuya Crossing. It's now day 2 and we are now going to Disney Sea. Excited na sobra dito ang mga bagets. Pati kaming mga feeling bagets. Okay, so on our third day, magbubullet train tayo and travel to Osaka Prefecture. Ito ang aming Japanese style na nakuha ng Airbnb in Osaka. First stop is syempre Shinsaibashi for my birthday dinner doon sa King Crab. On our second day in Osaka, ay pumunta kami doon sa famous Orange Street kung saan sikat ng mga apparel, sneakers, streetwear ang makikita nyo doon. Yung mga sneakerheads dyan tsaka yung mga mahihilig sa streetwear, Orange Street in Osaka is a must visit for you. It's haven. At sigurado hindi ka mazizero pagdating sa bilihan at shopping. Part pa rin natin day 4, we are visiting Umeda Sky Building here in Osaka. Kakaibang structure ito guys, kaya it's a must visit. And you can also see a whole wide view of Osaka. Meron siyang scenic elevator, meron pa siyang scenic escalator.
After na Umeda Sky Building, on our day 4, we went to the famous Osaka Castle. Isa sa mga must visit when you are in Osaka. Magsasawa ka ang kaka-post dito for your photo ops kasi sobrang daming photo spot moments para sa iyo. And now we are back in Shinsaibashi. Yan, sobrang daming tao pa rin. It's our first yakiniko dinner dito sa aming Japan trip na ito. Sulit. On our day 5, we are visiting for the first time Hiroshima via bullet train, courtesy of our JR Pass, kaya libre lang ang aming ticket. Sa mga mahihilig sa history dyan, you can visit Hiroshima, the Peace Memorial Museum, yung Atomic Bomb Dome at iba pang may kinalaman na magkukwento sa iyo ng history ng atomic bomb sa Hiroshima noong World War II. On our day 6, it's Kyoto tour naman. After sa Kyoto tour, kailangan pa ba i-memorize yan? Nagpa-drop off kami sa Shinsaibashi. Ayan, day 7 na tayo sa ating Japan vlog and we visited, syempre, Universal Studios Japan in Osaka. Sobrang daming tao. Never go on a weekend, please. Lesson learned. Pero enjoy pa rin to the max ang buong pamilya. Time to say goodbye to Osaka as we head on via plane ride to Hokkaido, more specifically in Sapporo. So we landed in Chitose. Hindi ko alam kung tama pagkaka-pronounce ko. So 1 hour pa yung biyahe going to Sapporo. This is our hotel, Best Western in Odori Park. Maganda yung location niya kasi malapit sa mga spots in Sapporo. It's ramen time! Ito na naman yung via vendo para maka-order ka ng ramen. Yan, may mga cherry blossoms dyan sa Sapporo, doon sa Odori Park.
our day 9, we toured Sapporo, Maruyama Park, TV Tower, and Nijo Market. Nagbabad kami ng todo sa mga cherry blossoms. Day 10 na. It's a very exciting day for us kasi pupunta tayo sa Kukusay. Hindi ko alam kung tama yung pagka-pronounce. Kukusay Ski Resort. It's a snow mountain. First experience ito ng aming bunso, si Gianna. At kita nyo na, mukha siya enjoy na enjoy kasama ng kanyang ate. Pati na rin kaming mga adults ay nag-enjoy sa snow. Pwede ka dito mag-ski, mag-snowboard, pero para sa aming mga inexperience ay nag-sledding lang kami na in-enjoy talaga ng mga bata. Okay, skip tayo ng day 11 kasi ito yung aming plane ride going back to Tokyo and yung aming church service sa gabi. Day 12, we started our day visiting the new attraction here in Tokyo, yung Team Lab Planets, isang kakaibang interactive art, water, garden, nature museum. So again, it's a must visit pag ikaw ay nasa Tokyo. At after namin sa Team Lab, ay dumiretso kami doon sa famous na Diverse City Mall in Odaiba here in Tokyo. Narito rin yung napakalaki, no? Napakalaking Gundam statue at yung sikat na Gundam base. So sa mga Gundam fans dyan, don't miss going to Diverse City. Apparently, ito daw yung Unicorn Gundam. Hindi ako fan, pero sobrang angas niya. Ngayon naman, ito isa sa mga napag-tripan namin ni Kylie, doon din sa Diversity, yung Ungko Museum. Yes, puro toilet. Hindi ko alam kung Ungko means poop, pero para siyang poop museum. Toilet, poop, parang kalokohan talaga, pero tuwan-tuwa kami. Okay, so it's our day 13, our last day here in Japan. We're going to take the train going to Shibuya at ayan nga, binisita namin yung statue ni Hachiko and nag-lunch kami somewhere in Shibuya. Ayan, tumawid kami ng Shibuya Crossing. At may binisita kaming isang park doon sa taas ng isang building sa may Shibuya. Yan, Miyashita Park Center.
And that's a wrap. Papunta na kami ngayon sa Narita Airport for our plane flight back to Manila. That ends our Japan vlog. Sana nakatulong ito sa mga bibisita ng Japan sa paggawa nyo ng itinerary. Thank you for watching!